Magandang araw mga kaibigan. Ang pag-usapan natin ngayon ay itong nasa board na 1 is to 25 at 1 is to 40 na scale. Ito ay ratio ng drawing at actual measurement. Ang 1 ay ang drawing measurement, ang 25 at 40 ay ang actual measurement. Ang unit of measurement dito ay centimeter. Kaya ang ibig sabihin dito ay kung 1 centimeter ang drawing measurement, ang actual measurement ay 25 centimeter. Okay? Ganun din dito sa 1 is to 40 na scale. 1 centimeter ang sukat sa drawing, ang sukat sa actual ay 40 centimeter. At kapag nagsukat tayo ng actual, itong metro or measuring tape ang ginagamit natin. Ngayon, tingnan natin dito sa measuring tape ang 25 centimeter. So, itong number dito, 25, ito ay 25 centimeter kasi ang unit ay centimeter. Kung meter, ito ay 0.25 meter. Kung millimeter, ito ay 250 millimeter. Okay? At dito naman sa 40. Ito, 40. Ito ay 40 centimeter. Kung meter, ito ay 0.4 meter. Kung millimeter, ito ay 400 millimeter. Then, tingnan natin ang 1 is to 25 dito sa triangular scale. Ang number niya ay itong 50, 100, 150 hanggang dito sa dulo. Itong 750. At ang unit niya ay centimeter. Ibig sabihin, itong 50 ay 50 centimeter. Then, ang bawat guhit dito, itong pinakamaliit na guhit, ay 2 centimeter, 4, 6, 8. And then, itong mahaba-haba ay ang 10 centimeter. Then, 20, 22, 24, 26, ang gitna ay 25. Itong 25 ay katumbas sa 1 centimeter sa ruler, sa regular na ruler. Okay? And then 30 centimeter, 40, 50 centimeter. So yan ang mga guhit sa 1 is to 25. And then itong 350, example natin, ilang centimeter ito sa ruler? Okay, tingnan natin. Dito, itapat lang natin ang 0. Yan. Ang 350 dito sa ating triangular scale, 350 centimeter, ay katumbas ng 14 centimeter sa regular na ruler. Okay? Dito naman tayo sa 1 is to 40. Ang number niya ay itong 1, 2, 3, 4, hanggang dito sa 12. Ang unit niya ay meter. So, ibig sabihin, itong 1 ay 1 meter sa 1 is to 40. Ang bawat guhit dito ay, ang pinakamaliit, ito ay 0.05, and then itong mahaba-haba ay 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5 meters, and then so on. And then 1 meter, 2 meters, 3 meters, hanggang sa dulo. So, yan ang mga guhit dito sa 1 is to 40. Tingnan natin itong 5 meters. Ilang centimeter sa ruler? So, tingnan natin. Ganun din, itapat lang natin ang 0. Yan. So, ang 5 meters sa triangular scale na 1 is to 40 ay katumbas sa 12.5 centimeters sa ruler. Okay? Ngayon mga kaibigan, gagawa tayo ng drawing na ang scale ay 1 is to 25 at 1 is to 40. Gamit lang natin itong ruler. Ang area na gawin natin ay 4 meters ang length at 3 meters ang width. So, area,
equals 4 meters times 3 meters equals 12 square meter. So yan ang area, okay? Itong 4 at 3 meters ay ang actual dimension. At kapag sinukat natin itong 4 at 3 meters, itong measuring tape ang ginagamit natin, okay? Now, kunin natin ang value ng drawing measurement para maiplot natin sa papel. Kasi itong 4 at 3 meters, sabi natin, ay ang actual or real dimension. Okay? Pero i-convert muna natin sa centimeter itong 4 at 3 meters. Unahin natin itong length. 4 meters times sa bawat meter, mayroong 100 centimeter. So, cancel ang unit na meter, then 4 times 100 equals 400 centimeter. So, yan ang length. And then, sa 3 meter, convert natin. Ganon din, sa bawat meter, mayroong 100 centimeter. Cancel ang meter, then 3 times 100 equals 300 centimeter. Okay? So, yan ang width. Now, kunin natin ang drawing dimension. At dito muna tayo sa 1:25 na scale. Ang formula natin ay scale equals drawing measurement over actual measurement. So, ang equation natin ay ganito. Scale is 1:25. Yan. And then, ang ano natin is ang drawing measurement. Ang given, dito muna tayo sa length, ay 400 centimeter. Then, cross multiply. 25 times x equals 25x equals 400 times 1 equals 400 centimeter. Okay? And then, divided by 25, both sides. Cancel ang 25. And then, 400 divided by 25. X equals 16 centimeter. So, ito ang length dimension. Okay? At ito namang 300 sa width dimension. So, same formula, scale, 1:25 equals, anon pa rin ang drawing measurement, then ang given value is ang actual dimension, 300 centimeter. Cross multiply, 25 times x equals 25x equals 300 times 1 equals 300 centimeter. Then divided by 25 both sides, then cancel ang 25. So x equals 300 divided by 25 equals 12 centimeter. So ito ang width dimension sa ating drawing. Okay, so ito ang length dimension sa drawing measurement, ito ang width. Okay? Then, i-layout natin dito sa papel gamit itong ruler. Ang 16 centimeter, ito ang length dimension sa ating drawing. At ang width ay itong 12 centimeter. Okay? So ito ang pag-drawing natin. Ang scale dito ay 1:25. At ang label natin dito sa ating dimension sa length ay 4 meters. Okay? And then dito sa width ay
3 meters. So yan ang dimension ng width at dimension ng length. At itong 4 at 3 meters ay ang actual dimension. At ang sunod, mga kaibigan, ay itong 1:40 na scale. Mag-drawing tayo at ang dimension na gamitin natin, ito pa rin, itong 4 by 3 meters. Okay? At kukunin natin ang dimension ng drawing. So, same calculation dito, pero 1:40 ang gamit natin. So, kunin natin ang length para sa drawing. 400 centimeter, ito ang actual, and then divided by 40 equals 10 centimeter. Okay, so ito ang length para sa ating drawing. And then ang width ay itong 300. Ito ang actual dimension. So 300 centimeter divided by 40 equals 7.5 centimeter. So ito ang width, ito ang length. At i-drawing natin gamit pa rin itong ruler. At dito i-drawing naman natin ang 1:40 gamit pa rin itong ruler. Ang length dimension sa ating drawing ay itong 10 cm at ang width ay 7.5 cm. Okay? So ito ang drawing natin sa scale na 1:40. At dito sa level sa ating dimension, pwede rin nating ilagay ang millimeter, ang value. Ang ilagay natin dito ay 4,000 millimeter kasi 4 times 1,000 equals 4,000 kasi ang 1 meter is equal to 1,000 millimeter. Okay? So dito ay 4,000 millimeter ang length dimension. So ito ang actual dimension, okay? And then dito ay 3,000 millimeter. So yan ang width dimension. Okay? So dito ilagay din natin ang unit na millimeter. Ibig sabihin dito, ang level natin dito ay millimeter ang value. Okay, dito sa length at dito sa width. Ngayon mga kaibigan, i-check natin ang drawing gamit itong triangular scale. Ang drawing natin ay 1:25 ang scale. So, hanapin natin ang 1:25 dito sa triangular scale. Itong nasa taas. Itong 1:25 at ang number niya ay 50, 100, at ang unit niya ay centimeter. Ito nasa dulo. Okay? At sukatin natin itong drawing. Itapat lang natin ang 0. Yan. So, ang basa natin dito ay 400 centimeter. Okay? So, 400 centimeter is equal to 4 meters. So, ito ang length. Actual length. Okay? At dito naman sa width. Itapat lang natin din ang 0. Yan. At ang basa natin ay 300 centimeter. Okay? 300 centimeter is equal to 3 meters. At i-check din natin ang 1:40 na drawing. Siyempre, gamitin natin ang 1:40 na scale dito sa triangular scale. Itong nasa taas, 1:40, at ang number niya ay itong 1, 2, at ang unit ay meter. Itong nasa dulo. Okay? So, sukatin natin. Tapat lang natin ang 0. Yan. So, ang basa natin ay 4 meters.
4 meters is equal to 4,000 millimeter. Okay? So, yan ang length. At dito naman sa width. Yan, tapat lang natin ang 0. So, ang basa natin ay 3 meters. 3 meters is equal to 3,000 millimeter. Okay? At ito ang kaibahan sa drawing na 1 is to 25 at 1 is to 40 na scale. Malaki ang 1 is to 25, maliit ang 1 is to 40. Pero pareho lang ang actual dimension dito sa dalawang drawing na 4 meters ang length, 3 meters ang width. Okay? At 12 square meter ang area dito sa drawing. Okay? Ngayon, may print tayo ng foundation detail. Ang dimension na nakasulat dito ay millimeter ang unit. So dito ang sukat ay 1,200 millimeter. Kung sa centimeter, ito ay 120 centimeter. Kung meter, ito ay 1.2 meter. Kung tingnan natin sa measuring tape, ang 1,200 millimeter, itong 120 centimeter. So, yan ang actual dimension. Okay? Ano naman ang drawing measurement or drawing dimension? Sukatin natin gamit pa rin itong measuring tape. So, dito tayo sa 1,200. So, gamit pa rin itong measuring tape at dito tayo sa 10 para makita natin ang guhit. Okay? So, ito ang silbi nating zero reference. So, itapat lang natin ang linya dito sa 10 as 0. Yan. Hanggang dito. Ito ang 1,200 itong sukat. Okay? So, ang sukat natin dito ay 4, and then bilangin natin ilang guhit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 4.8 centimeter ang drawing measurement or drawing dimension. Now, i-calculate natin kung ano ang scale dito. Ang formula natin ay scale equals drawing measurement over actual measurement. So, i-substitute natin ang value. Ang sukat natin sa drawing measurement ay 4.8 centimeter. Okay? At ang actual ay 120 centimeter. And then, cancel out ang unit, then reduce to Lewis term, i-divide natin ito ng 4.8. Dito din is 4.8 equals 1 over, and then 120 divided by 4.8. So, gamitan natin ang calculator. 120 divided by 4.8 equals 25. Yan, 25. So, ang scale natin dito sa ating drawing ay 1 is to 25. Okay? Isa pang example, itong 150 millimeter. I-calculate natin. Sukatin natin gamit pa rin itong measuring tape. So, dito sa 10, yan ang 10 ay 0. So, ang basa natin dito ay ilang guhit? 1, 2, 3, 4, 5,
0.6. So, ang drawing measurement ay 0.6 centimeter. And then, ang actual dimension ay 150 millimeter. Okay? Ang actual measurement ay 150 millimeter. Ang drawing measurement ay 0.6 centimeter is equal to 6 millimeter. Okay? So, ilagay natin dito ay 6 millimeter. So, ginamit natin ang millimeter na unit. And then, cancel ang millimeter. Then, 6 divided by, calculate natin, 6 divided by 150 equals 0.04. So, 0.04. And then, reciprocal ng 0.04, gamitin pa rin natin ang calculator. So, inverse, and then reciprocal equals, so, 1 over 25. So, ang scale pa rin is 1 is to 25. Okay? So, tingnan natin ang scale dito. Yan. So, ang scale dito sa foundation detail ay 1 is to 25. Hanggang dito na lang mga kaibigan at maraming salamat sa mga nag-subscribe ng ating channel. Thanks for watching!